Good morning, guys. Ito ulit ang inyong ka-solar, si Solar Kapampangan, para mag-share lang ng konti about sa solar. Okay, so ito namang topic natin ngayon ay tungkol dito sa solar pump o DC pump. Ito nabili lang sa online to, mura lang. Nasa 100, ay sorry, yung 180 watts, nasa, hindi ko nagkakamali, nasa 11 or 1,200 pesos lang to. Mas mahal yung DC pump kesa sa AC pump. Ang AC pump may makukuha ka sa Lazada at Shopee nasa 900 to 1,000. Mga DC pump nasa 1,001 to 1,300 to 500 depende sa mga seller. Pero may nakita, itong nabili ko, medyo mura lang, nasa 1,100 or 1,200 yata. Ito po siya. So, ayan po yung labas niya. Sa aking mga tilapia, ilang ano, magtatago sila. Okay. So, mapansin nyo, meron akong dalawang solar panel dun. Actually, pwede nyo mapandar po yan gamit lang ang dalawang solar panel. Actually, pwede pa yung tatlo dyan eh. Ang recommend nung dun sa nabasa ko, hanggang 300 watts solar panel. Basta di, ano po yan, ah, huwag po kayong gagamit nung 300 watts na solo na solar panel. Gumamit po kayo nung at least 200 watts pababa. Huwag kayong gagamit nung isang solar panel na 300 watts agad ang capacity. Pwede kayong mag-series ng isa, dalawa, or isa, dalawa, at kung ano, yung nandun, solar panel din yun, pwede ko i-parallel pala, sorry, i-parallel yung dalawa. Okay, mag-series, kasi magiging 24 volts. Yun ang re-recommend ng supplier natin. Ito po yun. Hindi nila ako masyadong lalapit doon kasi napaka-ingay po niya. Hindi nyo ako masyadong maririnig kung nandun ako. Gamit ko lang siya sa aking mga tilapia. Backyard tilapia lang po. Actually, ito, hindi ko talaga intended kainin. Ginagawa ko lang pong pandilig yan. Yung tubig kasi nila maganda para sa aking mga halamanan dito sa aking maliit na backyard. So dito sa setup, pero kung dalawang 100 watt panel, tulad na sabi ko, pwede yung i-direct dun sa 12 volts na DC pump. Pero ang ginawa ko, meron po akong okay, yun, battery dyan. Tinakpa ko lang kasi mainit. Yun. 12 volts po yan. Tatlo yung cylindrical ko, ay tatlo yung prismatic, at yung isa hong yun, ito, ito, yung kulay itim na yun. Cylindrical po yan, 2650. Nag-series lang ako nyan para mabuo yung 12 volts. Takpan ko lang ha. Okay, dito lang ako. Napaka-ingay po kasi nung, hindi naman sobrang ingay, pero sakto lang, kaya lang baka dito sa video na to hindi nyo ako masyadong marinig, kaya lumalayo ako ng konti. Kanina kasi nag video ako, tinry ko yung play, napaka hindi masyadong audible yung sound ko, naririnig ko yung back na. Okay, so sumayin lang po sa labas, sensya na, marami kasi yung mga nasa labas po tayo, ay nasa ano po tayo, harapan tayo ng daan. So yan po, kung gusto niyo mag DC pump, pwede naman po, pwede, kayang kaya. Ang lalim ng aking pinabaon na to is 80 feet, apat na tubo po yan na 2 inches. Tapos kung mapansin nyo, meron siyang pa L. Bakit, ano kaya tong L na to? Ito po yung naka ano yan, purpose po niyan, dapat meron siyang ganito, ito yung lalagay dapat dyan, ito. Kaya lang hindi ko na po pinalagay yun. Dapat dyan ko rin i-ano yung aking pump eh. Pero dahil rin na-comment sa akin na mas maganda kung meron siyang straw, kaya dito po siya inano. So meron po siyang straw na nasa 30 feet, tapos sa ilalim ng straw, usually mga straw meron po yung foot valve sa baba, yung parang check valve, pero foot valve ang tawag nila, para hindi uurong yung tubig. Napakagandang gamitin. Ayan, malapit na po mapuno. Siguro nasa 30 minutes pa lang to. O wala pa. Pero
na ako. Yan po, hindi po aapaw yan, kahit agra-dress yung ano yan. Kaya meron akong doon sa baba, yan, para kung merong overflow. Okay, ayan po, meron akong dalawang outlet. Sakaling yung level ng tubig nandito na, lalabas na lang po yan, ayan, dalawa yan. Papunta doon sa labas. Ayun, doon sa drainage. Okay, so yan pong pinapa-under po yan, hindi lang sa solar panel nang gagaling ang power. Pwede naman doon, kaya lang ngayon medyo, ayan, maulap. Natatakpan ng konti ang araw, hihinto-hinto yan. So para dire-diretso yung andar, nilagyan ko ng battery yung ang pinakita ko kanina, plus nag-charge siya sa dalawang panel para mas mahaba yung paggamit natin ng 3250. Kayang-kaya po niya na punuin yan. At saka hindi naman mabilis madrain yan dahil habang ginagamit ko, nagpapasok siya ng power mula dito sa dalawang solar panel na to. So ganyan lang mga ka-solar. Maganda itong DC pump na to. Nakabili pa nga ako dati ng ano dito ng AC pump. Pero wala pa kasi akong AC. Off-grid ako dito sa bahay. Actually dito sa farm, dito sa bahay, wala akong bahay dito. Dito ko lang pampatanggal ng init at saka pampatanggal ng stress dito. Kasi dito po meron akong maliit na yan, palaisdaan na yung tubig na yan, yung ginagawang tubig na, yung tubig na yan is hindi ko po tinatapon basta-basta. Pag i-drain ko yan, yan dinidilig ko sa mga maraming halaman ko dito sa maliit na farm. Yan, yan, may grapes pa ako, meron akong kasoy, yung mga sampalok, marami po yan, mga mulberry, may guyabano, meron mga mangga. Ayun, dalawa pong mangga ko na malalaki. Yung malaki ang bunga. At ang tawag dun? Anong tawag sa malaking mangga? Kariman? Ay? Katimon. Yun, katimon. Ayun, yung dalawa. Meron po akong dalawang mangga dyan. Ito yung isa, yung mangga na katimon. Ayun yung isa. Ayun, yun nandun. At meron akong, ayun, longgan. Ito, guyabano, avocado, may mga sagin. Yung isang sagin ko doon, may bunga-bunga na eh. May maraming sagin. May... ito, ano yata ito eh. Duhat. Yung imported na duhat. Yung dwarf na duhat yata. Okay, yan. Marami. Halos mga kalamansi, mga... Ayan. Yan, so yun lang mga solar, share ko lang sa inyo yung aking, ayan, puno na. Ayan, lumalabas na dun sa drain. Ay, nasa level na siya ng drain. Ayan, tingnan natin ang voltage. So, pinagpa. Oop, yan. Ayan, mga solar, 12.85 pa.